isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ako nga po pala si Jericho Trinidad, nagbitibitid 1K80. So, ngayon, gagawin natin ang isa sa mga pinakamahirap na basic hand stitches. Wala na iba kundi ang running stitch. So, ayun, let's go! So, ayun na nga, no? Dadako na tayo sa paggawa ng pinakamahirap na klase ng pagtatahe. So, klase ng, ano, ng stitch or basic stitch. So, gagawin na natin yung running stitch. So, ito ah. So, disclaimer po, isa po akong mekaniko na nandito po ako ngayon sa trabaho at itong makikita nyong mga daliri at kamay ay gawa ng aking pagsusumikap at pagtatrabaho. Kamay ng mahirap kung tawagin. So ito, una, gagawin natin is papasok natin or gagawin o lalagyan natin ng sinulid ang karayom. So sa paglalagay ng sinulid, syempre. Yan, kailangan mo munang ipasok syempre. Kailangan mo munang ipasok para makapagtahi ka. Alam naman hindi mo gagamitin, 'di ba? So huwag kang ma-pressure. Ano lang 'yan? Sinulid lang yan. So, ang length nung ano natin, nung sinulid natin is kadalasan hanggang siko. Turo sa akin ng aking mama at ng aking lola sa pagtatahe. Kahit hindi ako nagtatahe, tinuruan pa lang nila, pa rin nila ako. Ganyan sila kabait. Ganyan sila kabait talaga sa akin. Turuan nila ako kahit hindi ko nagagamit minsan. So, ito. Ayan. Gugupitin natin. So, ito pa. May technique ako na wag nyong ituro nyo rin sana sa mga kaapu-apuhan nyo. Ito yung paglagay ng pagtatali, no, paglalagay ng nut sa thread, syempre yan, iikutin nyo. Muna, ipaikuti-ikuti. Total, sanay naman kayong paikutin, di ba? Kaya yan. Sihilahin nyo. Yan. So, yan na. Nalagyan na natin ng sinulid ang ating karayom. So, yan, gupitin nyo yung kung may sobra man. Para medyo maganda tingnan, para kunyari magaling, di ba? Ayan, so tabi na natin yung mga makasanggabal sa ating paggawa. So, ang sa pagsasagawa ng running stitch sa akin, yan. Una, yan, ilalagay, ipapasok mo siya, siyempre, sa tela. And then, yan, ito yung pinakamahirap na part. Yan, yung, sa pangalawang step niyan, yung pangalawang paglagay. Yan, ito na po. So, yan, nakikita nyo. Siyempre, sa running stitch, hindi yung, diretso dapat. Dapat diretso lang. Tapos, ganyan, halos pwedeng ganyan kalaki. Depende sa inyo. So, kadalasan kasi, di ba, parang katulad to ng basting stitch na medyo, yun, mas madaling tanggal ito. Medyo mas mahirap tanggalin yung running stitch. Ayan, makikita naman po natin. Ayan, yan lang po yun. So, technically, maliit lang yan. Pero, mukha yung malaki gawa ng aking camera. So, ayan. Gumamit ang handcam. Ayan. Ayan. Walang kahirap-hirap. So, ito lang po. Ayan. Ito. Kadalas ang ginagawa ito sa mga pansamantagal na pagtatahe o sa pagsusulsin ng ating mga damit o ating mga underwear, di ba? Siyempre, dapat matutunan natin ito. Ayan. Napakadali lang hanggang sa, ayan, sa side na yan. Papasok mo lang. Ayan. Nakikita naman po natin. So, ayun po, ano? So, maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mabuhay po tayong lahat. Peace. So, salamat po sa inyong lahat. So, naway may nakuha at napulot ko yung aral sa aking ginawang tutorial video. So, maraming salamat po. Mabuhay.